Ano bang nangyari kay Zach Lofton? Bakit hindi pa rin siya bumabalik sa Meralco? Ayon kay Coach Luigi, hindi daw niya maintindihan kung bakit biglang nagkaganon na lang si Lofton o parang nagsawa na sa Meralco. Tapos ayun, hindi na sumisipot. Hindi kaya dahil ito sa masamang record na kanyang team sa EESL? At dahil si Lofton ay meron ding attitude problem. At si Lofton mukhang may nakitang mas malaking offer sa ibang liga. Second update, alam niyo ba na ang Converge official, meron pong isiniwala tungkol sa kanyang team at kaya din daw umaatras sa mga malalaking kumpanya na pumasok sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Last 2 days, si Zach Lofton nasa Meralco pa naman, pero ang hindi alam ng Meralco na yun na pala ang huling panahon na makikita nila sa Lofton at bigla siyang umalis na walang pasabi sa Meralco management. Teka, ano ba talagang nangyari? Bakit umalis si Lofton? Pera ba ang issue? Well, hindi naman ganun kalaki yung issue sa pera. Pwede naman nilang bayaran mas malaki si Lofton. E kaso si Lofton, parang nagsawa na rin sa kanila. Hindi ko masasabi na isang weak team ang Bolts, pero ang pangit ng record nila ngayon sa EASL. Tsaka ang Meralco din ay bugbog ngayon sa schedule, diba? So hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa utak ni Lofton na sa tingin niya parang siya lang ang bumubuhat para sa team. Alam niyo naman ito, si Lofton may ugali. Napansin din ito ng mga teammate niya na parang hindi approachable si Lofton. Tsaka napaka-wild na import. Parang ayaw ng mga teammate sa kanya. Tingnan niyo nga yung pinunit ni Lofton ng jersey niya. Sa katunayan, hindi po nagustuhan ng management yon. Isa din sa nakapagpadismaya kay Lofton yung tungkol sa pagiging contender niya bilang best import of the conference. Kahit gaano ka pakagaling, kung hindi ka aabot sa finals, walang kwenta yung 35 PPG mo para na rin binubuhat lang ang sarili mong bangko. Sayang lang pagpapasikat ni Lofton kasi hindi rin naman siya mananalo. So overall, ma-attitude talaga si Lofton. Kaya ang Meralco wala na rin pakialam masyado sa kanyang pag-alis. Instead, nanguhagad ng replacement import. Ayon sa spin si Sean Miller, ang bagong import ng Meralco. Alam niyo, para sa akin, sayang si Lofton eh. Kasi kaya niyang dalhin ng Meralco to the next level. As in, napaka-wild niya. Wild din ang performance niya. Higit sa lahat, napaka-consistent pa every game. Sayang, malas pa rin ng Meralco. Biglang iniwan sila sa ere. Ngayon, itong si Sean Miller na ngayon magiging import na rin nila sa EASL. Base sa aking research, ang huling stats na naitala sa kanya 11 points at 6 rebounds per game. Tsaka hanggang G-League lang din ang nakayanan niya. Hindi gaya ni Zach Lofton, balita ko athletic daw ito at medyo fresh legs pa. Tsaka pakiramdam ng balls kahit average type lang si Miller, pero madali daw maka-adjust. Inihalin tulad nila ito sa import ng Magnolia. Well, tingnan natin kung anong kayang gawin ni Miller sa team Bolts. Tsaka si Miller medyo wala ding masyadong experience sa paglalaro sa Asian Leagues. Anyway, kung saan liga man mapadpad si Lofton, edi good luck sa kanya. Tara, next update tayo. Alam nyo ba na ang team manager ng Converge ay maisiniwalat po tungkol sa kanilang pagiging kulelat sa PBA? Parang ibang-iba yung dating nila ngayon kumpara nung sila'y pumasok sa PBA. Palaban pati locals at import. Nang tanungin kung ano bang nangyari sa likod ng Converge team. Ayon kay Jacob Lau, hindi daw niya alam kung bakit hindi nila magawa makapag-sign ng isang player. E samantalang sa kabila, ang dali lang nilang makuha. Pagsasaad pa niya na kaya pala hindi pumapasok ang mga big company sa PBA dahil sa mga pangyayaring to. Yung alam mo na may unfair system especially sa signing of players, ay ibig ko sabihin yung tungkol sa salary cap. Siyempre, saan ba pumapili yung mga players na halos practical na silang lahat? Dun talaga sila sa mas malaki ang offer. Nagtataka pa ba sila kung bakit ang bilis ng kabila? Eh mismo sila, alam na nilang sagot. Wala talagang kadala-dala yung UFA rights na yan. Kasi sabi ni Coach Yang, iba ang maximum deal nila kesa sa maximum deal sa Magnolia. Sa naalala ko ang mantra ng Alaska, we, not me, di ba? Pero si Jacob Lau, kudkod ulo na lang kasi parang imposible na yan sa ngayon. Sabi pa nila, play with honor. Baka nga nagiging horror pa nga eh dahil sa kanilang bagsak na standings ngayon. Ang dami nagsasabi na tanking nga ang Converge ngayon kaya sinadya nila yan. Sabi ni Balti, hindi daw siya papasok sa PBA ever. Pero iba talagang target ni Coach Alden Ayo, number 1 or 2nd pick na PF or wing. Ay, nakakaawa naman ng Converge no? Kasi kahit makuha pa nilang highest pick, kukuhanin pa rin niya ng big team. So sila pa rin ang lugi, diba? Alam nyo, nasasayangan ako sa layunin nitong Converge, maayos sana. Nabalitaan ko rin na may humaharang pala para hindi maging dominant ang Converge sa PBA. Magulo talaga pag kinalaban mong nasa taas. Anong susunod ng hakbang na Converge para hindi na maulit itong kulelat ng standings nila ngayon?